Ha? Uy, may kotse pa parating. Hmm? Yung mga akina na naman yan. Mukhang gusto nila talaga akong mamuli ng laban. Pwes, ilalampas ako sila. Levy na nakita natin sa Akina. Yung 8511? Yung 85? Huwag ka nga magpatawa. Alam mo namang napaka-imposibleng may mga habol sa atin na 85. Takumi! Sabihin mo, ano ba ang plano mo, ha? It's okay. Alam ko para sa'yo medyo nakakatakot to, pero magtiwala ka lang sa akin. Ayoko nga! Naihihina nga ako sa takot eh! Ipakita natin sa kanila ang tunay na kayang gawin ng kotse na iniinsulto nila. Makikita nilang lahat. Talaga yung 85 kanina? Diba? Hindi na bumibilis ng kotse sa pababa. Hindi na maganda pati mga gulong ng kotse ito. Hindi maganda yung kapit niya sa kalsada. Ang galit yung mga batang yun. Hindi ako makakalayo sa kanila. Sobrang bilis ng kotse nila. Bagal nila. Mukhang kailangan ko naggawin yun. Nalampasan. Mga sinungaling na bata to, ah. Hindi naman siguro totoong AE-85 yan, kundi AE-86. Pero laking body roll yung ginagawa niya. Pero hindi dapat ganyan ng... Pero ang bilis niya! Magpatalagang klaseng kotse yan, ha? Tama na! Huminto na tayo! Salamat. Hindi ko inakalang kayang tumakbo ng kotse ko ng ganong kabilis. Alam mo, binago mo ang nasa isip ko. Aminin ko, nagulat talaga ako, Takumi. Pasensya ka na kung natakot ka sa pagdadrive ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko dahil sa pang-insulto nila sa kotse mo eh. Hindi mo naman talaga kailangan mag-sorry. Ang totoo, masaya talaga ako sa nangyari kanina. Natupad na kasi yung pangarap kong magkakotse. Kaya naman, ang sarap sa pakiramdam. Kahit na, nagkamali pa ako ng pagbili dyan sa AE-85 sa halip na AE-86. Hoy, narinig mo yung sinabi niya. Napagkamali dyan 86 yung 85. AE-85 lang yan, 86 daw. Oo, hindi mo makapaniwala may bumili ng AE-85. Kahit na mukha pa yung AE-86, ang totoo. Basura naman yung SOHC na bakit na. Ang sarap na nandiyan kung kakatao, ha? Hindi ko akalain may magmamaneho pa ng 85. Ibali, lagi naman yung sabupit na kagaya niya eh. Basta bata, siguraduhin mo lang na hindi ka mauunahan ng mga scooter, ha? Grabe, nakakatawa talaga sila. Pero, alam mo, masaya na rin ako. Naisip ko na kahit ano pa ang kotseng meron ka, kung may kakayahan ka talaga, bibilis ang takbo niyan kahit anong kotse pa yan. Takumi, alam mo, mahal ko na talaga ang kotse na yan. Iingatan ko to. Mag-uumpisa na ako mag-ensayo bukas. Kahit na insultuhin pa ako ng iba, wala akong pakialam. Grabe, the best talaga tong Levin ko. Alam mo ba, naiingit talaga ako sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Buti ka nga, totoong AE-86 yung meron niya. Pero alam mong hindi sa akin yung kotse yun. Sinurpresa mo nga kaming lahat sa gas station kanina. Lalo na nung pinakita mo sa amin yung bago mong sasakyan. Kasi may sariling kotse ka na kahit nasa high school ka pa lang. Ang galing mo.
Talagang nakakaingit ka. Alam mo ba yan? Ha? It's okay? Ganun ba, Takumi? It's okay. Naisip ko lang. Parang hindi naman talaga ako isang tunay na racer. Kasi niwala akong sariling kotse na ginagamit sa mga laban. Sila Ikitani, KG, lahat sila may mga sariling kotse. Lahat sila magagaling. Ang hirap ikumpara ng sarili ko sa kanila. Kung sa bagay, ibang klase talaga kapag may sarili kang kotse. Alam mo, parang ang laki ng pinagbago mo. Dati hindi ka naman interesado sa mga kotse. Ang sarap pakinggan. Gabi na, umuwi na kaya tayo. Ano sa palagay mo, Takumi? Anong gagawin mo laban kina Ryosuke Takahashi? Kaya mo bang manalo? Hindi siya birong kalaban. Talagang napakabilis niya. Siguradong pinakamabilis sa mga nakalaban ko. Oh. Kaya hindi ako sigurado kung mananalo ako sa laban namin. Talagang nagbago ka na. Uy, Mogi! Wala kang shift ngayon, di ba? Gusto mo bang mamasyal? Oh, sige. Okay lang sa akin. Is ngayon, meron na akong goal na gusto kong marating gamit ang sarili kong kakayahan. Isang goal ba? Ang galing naman, buti ka pa. Samantalang ako, wala pa akong ganun. Ang totoo, hindi ko alam kung maaabot ko yun. Siguro. Hindi ko kaya at imposible sa akin na matupad ko yun. Ano ka ba? Hindi yun totoo. Makakabili ka rin. Pero bago yun, meron ka pa namang truweno, di ba? Ang cute kaya niya. Nakakailog talaga yung kotse mo. Hindi mo ba siya gusto, Takumi? Gusto ko rin siya. Maganda siyang kotse at ang sarap i-drive, pero hindi naman talaga sa akin yung kotse na yun. Wala akong ideya. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa car racing, Takumi. Isang challenge love letter. Gusto ko rin mapanood. Yun pala yung lugar ng school natin. Kung ganun, yun ba yung Mount Akagi? Tapos, sa bandang pinakadulo, nandun yung dagat, di ba? Tama ba? Siguro. Ang ganda, no? Nakakatuwa rin isipin na napakadami pa talaga ng mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Red Suns laban sa Akina Speed Stars. Mali. Yung RX-7 ni Ryosuke Takahashi laban sa 86 ng Akina sa isang downhill battle. Magiging isang malaking event yon para sa lahat. Halimaw talaga yung anak mo, ha? Bigla siyang naging bayani ng lahat sa loob ng isang araw lang. Alam mo bang nag-iba yung driving style niya? Ano? Dati, mahinaon at napakaswabi lang niya magpaliyo. Pero nitong mga nakarang araw, mabilis na siya magpatakbo. Unti-unti, natutuwasan na niya yung kanyang kakayahan.
Sabihin mo, Bunda, matagal mo na bang pinaplano ang mga bagay na to sa anak mo? Mula nang sinimulan mo siyang utusan sa pagdi-deliver? Ha? Anong sabi mo? Para hindi madurog yung tofu, sinanay mo siyang magdala ng isang basong tubig sa kotse. Ang totoo, gusto mo na siyang sanayan sa weight shifting. Tama ba ako? Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo. Ang totoo niyan, ayoko lang naman madurog yung mga tofu ko kapag na-deliver na niya eh. Pero yun ang nagsanay ng mabuti kay Takumi. Sa kabilang banda, kinakailangan ko pang pakilaman ng konti yung mga brake, transmission at ibaba para sa kanya. Sa palagay ko, natutuwa lang talaga ako panoorin ko anong mangyayari sa kanya kapag ginawa niya yun. Ano ba talagang pinaplano mo? Ano bang pakialam mo kay Takumi? Mahalaga ba sa'yo kung manalo siya o hindi? Wala naman talaga akong pakialam sa resulta eh. Sa tingin ko siguro, interesado lang ako makita ang mga pagbabago sa kanya. Balang araw kailangan niya ako lagpasan para masunod ang mga gusto niyang mangyari. Sa totoo lang, ang gusto ko lang naman talaga eh, magawa lang niya yung mga bagay na hindi ko nagawa noon. Ganun ba? Parang wala namang masyadong pinagbago doon. Ganun pa rin tong lugar na to. Parang lahat ng nakapaligid sa atin patuloy na nagbabago. Tayo na lang ang hindi. Napaglipasan na talaga tayo ng panahon. Gaya pa rin ang dati. Siya nga pala, Ikitani. Alam mo, hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko pa nasubukan makipagkarera na iba ang gamit na sasakyan maliban sa 86 ko. Sige na naman, Takumi. Turuan mo lang ako ng konting teknik. Pipilitin ko ng matuto. Huh? Kung ganun, ano ba ang gusto mong matutunan? Ano kaya kung yung braking drift? Gusto ko matutunan yung timing. Ganun ba? Oh, teka! Gagawin mo na kagad. Hindi ba parang biglang sobrang bilis naman ang takbo natin? Uy, sino naman kaya nagmaneho nun? Ang sarap naman pakinggan. Umalis na rin tayo. Kailangan ko na masubukan itong bagong bias. Sige, handa na ako. Galing. Tama nga ang sinabi ni Itsuki. Hindi mahalaga kung 85 o Sylvia ang hawak niya. Hanggang siya nagmamaneho, sigurado magiging mabilis ang sasakyan. Magiging sobrang bilis ito. At kahit na gano'n, pakiramdam ko ligtas ako sa kanya. Talaga bang nagtitiwala ako sa kakayahan niya magmaneho? May konting pagkakaiba sila ng sasakyan ko, pero palagi ko naiintindihan ko kung paano ito patakbuhin. Gagawin ko na yung drift. Anong gagawin ko na? At bakit ba tayo nasa gilid ng kalsada? Ayan, eto na! Ang galing ng entry speed niya! Oh! Sandali, magsisindi lang muna ako. Pero ano ba? Nasa gitna ka ng pagdi-drift! Naloko na! Bahala na nga. Ngayon, kailangan ko lang magseryoso. Go! Ano ka ba? Bakit ba hindi ka na lang mag-drive gaya ng mga normal na tao? Gusto ko na bumaba! Ay, grabe. Pakiramdam ko parang mamamatay ako kagabi. Imposibleng maging kalmado pag yung lokong yun ang nagmamaneho. Halimaw siya sa pagpapatakbo. Hindi pa rin nagbabago si Bunta para pa rin baliw kung magmaneho na sasakyan.
pero para ganahan uli si Bunta, mukhang napakabilis ring magpatakbo si Tahumi. Ano? Ang White Comet ng Akagi? Hindi ba yun yung dating tawag kay Ryosuke Takahashi? Oo, oh, 3 taon na ang nakakaraan. Alam mo bang natalo na niya lahat sa karera? Pinakamagagaling at mabibilis na racer na Mount Akagi gamit yung FC3S niya dati. Kaya naman, kilala din siya sa tawag na Lone Wolf na seryoso. Kung isa siyang Lone Wolf, paano naman yung Akagi Red Suns? Ang Red Suns ay itinuyo ni Ryosuke Takahashi na tanging mga magagaling lang ang kasali. Madalas silang lumalabas sa mga circuit at gymkana events para makipag-compete. Hindi sila pwede maikumpara sa ibang mga grupo dahil ibang-iba sila. Kaya pala ibang-iba yung dating kumpara sa iba? Sa ngayon, kasama ang nakababata niyang kapatid si Keisuke. Kilala sila bilang Takahashi Brothers, pero para sa akin hanggang ngayon, kinikilala ko pa rin siya bilang White Comet na Akagi. Dito sa Ganma, may sarili rin na karisma ang kapatid niyang si Ryosuke. Si Ryosuke ang White Comet ng Akagi! Ang cool talaga! Ngayon, mas excited na ako sa karera sa Sabado! Di ba, Takumi? Tama ako? Huh? Ano yan? Ano ba yan? Bakit wala ka man lang karya reaction? Di ba excited ka rin ng mga nakaraang araw? Ikaw talaga? Sigurado ka bang ayos ka lang? May narinig akong usapan. Keisuke, totoo ba? Tinanggihan ni Ryosuke yung alok sa kanya ng professional racing team? Oo, totoo yun. Ganun ba? Siguro. Talagang nakaka-stress pagsabay ng pagiging racing driver at medical student. Alam mong walang kaso yan sa kuya ko. Kung ganun, bakit? Hindi ba yan ang pangarap ng lahat? Bihira ang ganitong klaseng oportunidad na mapabilang sa Pro FS team sa Fuji Speedway. Ang pagiging pro racing driver, ang makilala ng lahat sa ganitong larangan at manalo sa mga kompetisyon, hindi ba isang success story ang tawag dyan? Kenta, hindi interesado si Keisuke sa mundo ng professional motorsports. Kung ganun, bakit kailangan pa natin magpunta sa mga gymkanas at makipag-compete? Hindi ko maintindihan. Public road racing. Ang pinakagustong mangyari talaga ni Kuya ay ma-dominate ang public road. Kuya, nandiyan ka na pala. Kamusta yung FC? Tapos na? Oo. Pupunta ako Mount Akagi para mag-practice. Gusto mo sumama? Sige, sasama ako. Kuya, gaano kadaming horsepower naman ang meron ka ngayon? Huwag kang magugulat, Keisuke. Maximum output ng 260 PS. Mas mabagal siya ngayon. Teka nga kuya, di ba dati 350 PS ka? Ano nangyari? Alam mo ba ang dahilan? Nakalaban mo na rin siya dati. Mas importante ang balanse kumpara sa horsepower sa pababa. Minsan kailangan mong tanggalin ng sobrang horsepower para bumilis. Kaya naman mas interesante ang mga pampublikong daan. Kailangan mong mag-adjust ng ganyan para lang manalo sa akin na? Ito ang unang beses na hindi ako kumpiyansa gumamit ng mataas na horsepower para sa pababa. Kaya naman, ang hirap tanggapin ang adjustment na to. Pero hindi ako dapat matalo sa karerang to. Kaya gagawin ko ang lahat para manalo. Kahit itapong ko pa ang pride ko. Mabilis nga kapag biglang lumiliko. Meron pang isang dahilan kung bakit ko ina-adjust ang power ng FC ko. Hindi mo nasasabing panalo ka laban sa 86. Kung susubukan mo lang siyang unahan sa mga padiretso, hindi ako makukontento sa ganung klaseng panalo. Gusto kong labanan siya gamit ang sarili kong teknik.
at manalo lamang sa kanya sa pinti. Ang pakiramdam na to, masaya ako makakilala ng mahusay na kalaban sa karera. Hindi ko siya lalabanan bilang Seryoski ng Red Suns, kundi lalabanan ko siya bilang White Comet ng Akagi. Kuya! Uy, Takumi, hindi ko masayang kasama mo ako ngayon. Ha? Huh? Parang kayo nakapatulala dyan. Pakiramdam ko tuloy, wala akong kasama. Masyado kang tahimik eh. Ganun ba? Sorry ha. Tungkol ba yan sa mga kotse? Yung karera na sasalihan ko sa isang araw, hindi kasi biro niya makakalabang ko. Sikat siya, sobrang bilis at talagang magaling. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin ang taong yun. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga maiwasan. Palagi ko, nape-pressure lang ako siguro. Yun lang ba? Ha? Huh? So, kailangan mo lang mag-drive ng mabilis? Ano? Eh di huwag ka nalang pumunta kung ayaw mo talaga. Hindi ka naman yata nila talaga pinipilit tanggapin yung challenge. Tama ba ako? Hindi naman sa ayaw ko. Hindi ko alam kung mananalo ako, pero hindi ako aatras sa laban. Ay, nako, ikaw talaga, Takumi. Palagi ko gusto mo talaga, pero nagsisinungaling ka lang sa sarili mo. Sa labas, para napaka-mature mo. Pero sa totoo lang, matigas ang ulo mo para kang isang bata. Naiintindihan na kita. Naalala mo ba yung nangyari sa president ng soccer club natin? Gusto mo nang bumalik? Mamaya na tayo bumalik. Dito muna tayo sandali sa kotse mo. Ayos lang ba yun sa'yo? Ayos lang naman. Alam mo ba? Alam ko ang nangyari. Ha? Huh? Oo, Takumi. Alam ko ang nangyari noon. Alam ko ang buong dahilan kung bakit bigla kang nakipag-away sa president ng soccer club natin. Pagkatapos mong umalis sa club, alam mo ba, ikinuwento ng kaibigan ko sa akin yung buong pangyayari. Ibang klase talaga siya. Ang ganda na katawan ni Natsuki. Hanga talaga ako. Seryoso, ginawa niya talaga yun? Uy, pagkatapos nun, ano pa nangyari? Magkwento ka pa. Nakakabitin eh. Hindi talaga ako makapanimala. Pumayag siya. Huh? Itigil niyo na yung mga walang kwentang usapan niyo. Alam niyo bang sumasobra na kayo? Anong sabi mo, Putiwara? Wala ka pakialam sa amin ni Natsuki. Ano, nag-aamon ka ba ng away? O, puro ka lang sat-sat. Hindi kita atrasan ngayon. Bububugin talaga kita. Duwag ka! Anong sinabi mo? Takumi, hindi ba pinagtanggol mo ko laban sa kanila? Pasensya ka na. Kasalanan ko ang lahat. Ayos lang yun. Ano ko ba? Wala yun. Si Takumi ngayon, no? Parang may mali talaga sa kanya. Oo nga, Itchuki. Mukhang tulala siya. Pero, teka, di ba lagi naman ganyan si Takumi noon pa? Hindi mo ba napapansin na mas tulala siya ngayon kaysa dati? Parang wala yung kaluluwa niya sa katawan niya ngayon. Nung una, akala ko nag-aalala lang siya sa karera bukas, pero parang hindi naman. Hindi ba? Kung ganun, ano? Eh di parang yung sinabi ni Boss Kenji sa atin.
Hindi kaya, nung araw na may nakita yung kaibigan ni Kenji na panda trueno na nakapark tapos sa loob may dalawang nag-aano? Ano ba kayo? Hindi pa naman kumpirmado na may girlfriend talaga yung si Takumi. Mali kayo! Sigurado akong yung tao na yun ay in love! May girlfriend siya! Seryoso ka ba? Magandang araw. High octane po ba? Oo. Paki-full tank ha. Wala pong problema. May panukli ka ba sa 500? Opo. Salamat po. Masama to. Bakit ba kailangan niya ma-distract ng love life? Anong gagawin natin, Ikatani? Alam niyo, gusto ko rin ma-distract ng love life eh. Palagi ko masaya yun. Ano ka ba? Hindi mo naman ako naiintindihan eh. May naisip na ako na solusyon. Huh? Kahit anong mangyari, dapat magkausap kami ng masinsinan. Kakausapin ko siya mamayang gabi. Sisiguraduhin ko yun! Ano bang gusto mong pag-usapan? Ikaw, nakipag-date ka kasama ang isang cute na babae, no? Sagutin mo ako. Huh? Hindi ko naman sinisikreto yun, no? Kailangan ko bang i-report sa'yo lahat ng ginagawa ko, ha? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Umamin ka sa akin. Kayong dalawa, hanggang saan na ba kayo umaabot, ha? Sabihin mo. Saan nakarating? Magkasama kami sa akin. No! Ano ka ba? Alam ko na yan! Ang ibig ko sabihin, ano na yung mga ginawa ninyo? Kung ganun, nag... Pwede ba Itsuki tumika nga sa kalsada? Ng dalawa, ha? Ano? Oh, bakit? Ano? Itsuki, magmaneho ka nga ng maayos! Takumi, wala ka talaga sa sarili mo nitong mga nakaraang araw. Alam mo kasi, may mga bagay akong iniisip ngayon. Tingin ko naiintindihan kita. Wala yung kinalaman sa karera bukas, tama ba? Oo, tama ka. Iniisip ko kasi kung anong gagawin ko pagkatapos ng karerang yun. Pagkatapos nun? Sira ka ba? Seryoso ka, hindi mo alam yung kasunod pagkatapos ng ginawa mo. Sabihin mo nga, paano ka nagka-girlfriend ha? Hindi mo alam ang gagawin mo pagkatapos mo siyang halikan. Hindi ba obvious? E di saan pa? Sa hotel! Ano bang pinagsasasabi mo? Eh? Ang ibig kong sabihin, hindi ko na alam kung anong gagawin ko pagkatapos ng karera bukas. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi ako na-excite. Hindi ko talaga alam. Ang labo mo naman. Hindi talaga kita maintindihan? Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa... Ay, ewan ko sa'yo, Takumi. Bakit kailangan mong may gawin pagkatapos ng karera? Ayos lang naman na wala kang gawin, no? Panigurado, ikaw na ang pinakamabilis lahat. Wala nang duda. Hindi naman talaga ako mabilis. Mabilis ka kaya? Nakikiusap ako sa'yo, Takumi. Kung maaari, pwede bang mag-concentrate ka na muna sa karera bukas? Hindi basta-basta ang kalaban si Ryosuke Takahashi. Eh? Teka, may kotse pa parating, oh. Hindi siya nag-iisa. Dalawa sila. Na nagkakarera. Nakakagulat. Ibang klase pala pag napanood mo sila ng malapitan. Grabe, ang bibilis nila. Saan bang pinagsasasabi mo? Seryoso ka ba talaga na mas mabilis ka sa kanila? Baka nakakalimutan mo. Natalo mo na kaya silang dalawa? Kahit na nanalo ko, ang totoo dito lang naman talaga ako mabilis. Pero silang dalawa. Mabilis talaga sila kahit saan pa sila mag-drive. Alam mo,
gusto ko pa rin makaharap muli yung AE-86 na yun. Gusto ko talaga siyang makita dito sa Mount Aquino kahit anong mangyari. Nagasato. Meron din kasi kaming downhill specialist sa team namin, si Shingo. Hindi kagandahan ang ugali pero magaling. Nito lang, alam mo ba, natalo din siya ng AE-86 dito sa Aquino. At talaga na-impress siya sa technique ng AE-86. Kahit na ang matigas na ulong si Shingo, malaki ang respeto niya sa AE-86. Ibang klase talaga ang nilalabas na karisma niya. Pag pinanood mo yung drift niya ng malapitan sa laban, para kang tumitingin sa isang obra. Ako ang uri ng racer na hindi gustong nakikitang natatalo mga nakatalo sa akin, kahit na sino pa ang kalaban. Ngayon siguradong matatalo ang AE-86. Nakaisip na ng paraan. At magandang taktika si Kuya para matalo ang AE-86. Hindi ko kayang isipin na matatalo ang Kuya ko. Sa dalawang magkaibang driving style, sino kaya sa kanila ang talagang matatalo? Ang totoo, ayokong makita ang laban ng dalawang to. Mahilig talaga sa mga kotse ang karamihan sa mga lalaki. Tama ba? Iba ba talaga kapag may sarili ka? Oo, iba talaga. Pwede ka makapunta kahit saan mo gusto. Yun lang yun? Magagamit mo rin siya kahit saan. Kung gugustuhin mo talaga matuto mag-drive. Wala naman tao na pinanganak na magaling ka agad mag-drive eh. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga. Lahat yan, natutunan base sa experience ko. Ano pa ba ang dapat kong gawin para maging magaling? Oh. Kung alam mo lang, Mogi, kung gaano kasarap sa pakiramdam. Hindi ko alam na ganyan ka pala. Ha? Paano mo naman nasabi sa akin yan? Ganun pala! Naintindihan ko na ngayon! Ganyan ka pala! Alam ko na ang sekreto mo! Hindi ka ganun ka-inosente gaya ng inaasahan! Ano pang pinagsasasabi mo dyan, Natsuki? Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo sa akin. Ayos lang yan! Ewan. Bukas na yon, tama? Yung laban mo? Oo. Ayokong maaksidente ka, kaya ayos lang na matalo.
Tamang-tama tong pwesto mo, ha. Nagkakamali ang mga manunood sa pinili nilang lugar. Ito ang pinaka-perpektong lugar. Dahil dito mo malalaman kung sino agad ang mananalo. Yun ba ang obserbasyon mo, Shingo? Gaya pa rin ang inaasahan. Ang tagal naman! Wala pa rin si Takumi. Ayoko ng ganito. Pakiramdam ko para tayo sinasakal. Napakadami nagpunta dito sa Akina para lang manood ng laban. Boss Ikitani, bakit napakadami namang nanonood ngayon kumpara sa mga nakaraang laban? Nakakapagtaka naman. Oo nga, no. Siguro gusto nila maging saksi. Maging saksi? Gusto nila masaksihan yung mga super techniques na gagawin nila Takumi at Ryosuke. Ang lahat ng mga nandito ngayon ay ang mga taong talaga masasabing mahilig sa mga kotse. Pinag-isipan to. Kapag natalo ako sa laban na to, magre-retiro na ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit kailan, hindi ka matatalo, kuya. Titigil lamang ako sa pagiging ace, pero itutuloy pa rin natin ang Kanto's Fastest Project gaya ng plano. Imposible! Kapag nag-quit ka na, kuya, ano mangyayari sa Red Suns? Nandiyan ka na naman eh. Ako? Pero hindi ako kasing galing mo, kuya. Walang kahit na sinong pwedeng kumuha ng titulong pinakamagaling maliban sa'yo, kuya. Hindi ako papayag. Sigurado mahihigitan mo ako balang araw. Dalawang driver pa lang nakilala ko na nakikitaan ko ng potensyal. At isa ka sa dalawa na yun, Keisuke. Ako? At ang ikalawang driver... Magalala, wala akong planong matalo sa kahit na sino sa ngayon. Takumi! Gagawin ko ang lahat ng mga kaya ko. Magiging masaya ang gabi na to. Laging ginagawa ni Kuya. Lagi niyang pinapauna ang kalaban. Tapos saka siya hahabol. Lagi niyang ginagawa yun sa mga nakakalaban niya. Nahuhuna sa laban ng AE86. Galing! Ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang klaseng tandem. Sana nasa loob din ako ng kotse.
Grabe, ang galing nilang dalawa pero... Gusto niyang matalo ang kalaban kung saan tumagaling para ipakita sa lahat kung sino ang tunay na hari. Sa pagkakaalam ko, hindi naman talaga ganyan ang style ni Ryosuke Takahashi sa mga karera niya. Napakagaling niya. Naisip niyang bawasan ang counter-steering hanggat maaari pa para makarecover. Pero ang amount ng counter-steer habang ginagawa ang drifting ay mapapawasan niya. Mukhang ang laki na improvement niya mula nung huli ko siya nakaharap ha. Pero mas tama pa rin ang lahat ng kalkulasyon ko. Tatalunin kita. Nagawang mag-drift sa ganitong kahirap na paliko sa parehong pataas at bababa. Palagay ko, pansin na rin ni AE86 ang taktikang gamit ni Ryosuke. Oo, kailangan ng mas madaming kasanayan ang humahabol. Malaking advantage din to para sa kanya. Kumpara sa hinahabol, natural lang yan sa mundo ng racing. Ibig sabihin, sinasadya magpahuli ni Ryosuke? Pinagresyon niya ang driver para hindi makafocus. Ang bilis niya. Talagang magaling siya. Madalas, kapag baguhan, mabibilis lang sa padiretso. Magaling naman sa mga palikong advanced racers. At ang mga bihasang racers naman, kaya nila ang lahat ng lugar, mapalikuman o padiretsong daan. Ang elemento ng main team ng public road fastest driving, ang pinakamagandang halimbawa ay nasa harap ko lang. Mabuti na lang nakukopya kong line na sa likod. Sigurado ako, hindi ko yung magagawa kapag ako lang mag-isa. Napaka-imposible. Nababaliw na siya. Ayaw talaga. Nakasunod pa rin siya. Ano sabi mo? Anong klaseng section time yan? Hindi na ako makapaniwala sa nakikita ko dito. Pero mas mabilis lang sila ng 8 segundo sa laban mo nung nakaraan. Ah, 8 segundo? Ano? Mas mabilis ng 8 segundo sa laban ni Keisuke? Ha? Ano ba talagang nangyayari sa dalawang yun? Hindi matapos. Magagamit ko pa yun. Na ang gutter run wala rin silbi. Sabi na nga ba, siya ang kalaban na hindi ko kayang matalo. Matatalo ako sa karerang to. Hindi pa tapos ang laban, pero talo na kaagad ako. Oo, tama. Kung ipagpapatuloy ng dalawang yun ng ganitong bilis, Keisuke, siguradong masisira na nila ang course record ng 12 segundo. Seryoso ba to? Nababaliw na ba sila? Sana tumigil na sila. Oo nga, nagiging delikado na ang laban. Nasa gitna ng napakainit na labanan ng dalawang yun ah. Siguradong, sigurado ako na magiging makasaysayan ang gabing ito. Takumi! Paparating na sila sa 5 magkakasunod na hairpin. At sigurado ako na masusubukan dito ang galing ng braking skills nila. Overspeed yan. Hindi ka pwede lumigo. Bad trip! Lumigo ka! Lumigo ka na! Nagawa niya. Nag-overtake na ang FC. Hindi ako makapaniwala. Masyadong mabilis yung AE86, hindi nakaliko agad. Sabi na nga ba, walang racer ang makakatakas sa pressure na binibigay ni Ryosuke Takahashi.
Masyadong padalos-dalos. Oo, magaling siyang driver, pero madali siya ma-stress sa laban. Kulang pa ang kakayahan niya mahinahon. Ang original strategy ko, manatili pa ng matagal sa likod niya. Pero ngayon nakapag-overtake na ako, tatapusin ko na ang laban. Galing talaga nila. Ibang-iba ang bilis at kakayahan nila kumpara sa ibang racer sa tabi-tabi. Pero paano yung mananalo? Mukhang talagang lumalamang si Ryosuke Takahashi. Tama ka. Lamang na siya. Pero, mas magaling sa line ang AE-86 laban sa kanya. Hindi pa sumusuko ang AE-86 na yon. Distansya. Akala ko magtutuloy-tuloy na siya. Pagkatapos niya mag-overtake. Kung ganun may pag-asa pa, makakabawi pa ako. Wala akong pakialam kung isa o dalawang metro pa. Ang mahalaga kahit papaano makalapit ako sa RX-7. Kunti na lang. Hindi pa tapos. Hindi pa ako talo. Alam kong mabilis ako. Mukhang bibigay ng front tire ko. Mali ba ako ng kalkulasyon? Pero hindi ako matatalo dahil lang sa maliit na problema to. Kahit anong mangyari, ang mananalo dito ay ako. Sige! Narinig mo ba yon? Ang ibig sabihin ng tunog na yon ay malapit sila sa isa't isa gaya ng inaasahan. Pagkatapos nito ay ang goal. Ito na ang huling madadaanan nila bago malaman ang panalo. Pag nakarating na sila dito, masusubukan ang braking techniques nila. Hindi kagaya ng mga makikipot na daan sa Akina, pwede kang mamili sa tatlong lanes. Pwede kang mamili ng gusto mong line. At higit sa lahat, ang paikot na to ay may dalawang apex. Ang kotseng mauuna pagkatapos makalampas sa paikot na to ang mananalo. Pumatid sila. Ayos! Maliit lang ang agot ni AE-86. Ngayon, ano ang gagawin mo? Paano ka mag-overtake? Mula sa labas? Hindi tama ang pinili niya. Dapat yung may itsik sa loob na lang pinili niya. Nauna ang FC! Nag-overspeed para protektahan ang inside lane. Ang AE-86! Nakahabol siya! Hindi ako makapaniwala. Ibang klase ang napanood ko. Ako rin. Nag-cross ang linya nila sa isa't isa sa gitna ng all-wheel drift. Minsan mo lang makikita ang ganong klase ng maneuver. Alam mo kung anong nangyari, Shingo? Nasaksihan natin ang isang tunay na karera. Tahimik ang lahat ng taong nakasaksi. Wala ni isang nagsalita sa pagkatalo ni Ryosuke at wala rin nagsaya sa pagkapanalo ni Takumi. Nakatayo lang ang lahat na parang nakapako na sila sa kanilang mga kinatatayuan. Ang alam lang ng lahat, ang alamat ng taong hindi pa natatalo kahit kailan ay tapos na. Ang laban ay nag-set ng bagong record sa pababa ng Akina at meron ding pagbabago.
Meron akong gustong malaman tungkol sa mga nangyari kanina. Pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit bigla kang bumagal nung nangunguna ka na? Alam mo, hindi ko binigala ng takbo ko para sa'yo. Ang totoo, ang takbo mo ang biglang bumilis. Ha? Ang totoo, ang front tires ko ay lumuluwag na. Pinilit kong hindi bagalan ng takbo ko dahil dito. Nagdadahilan lang ako. Pero pareho lang tayo ng kondisyon. Siguro pareho rin ang nangyari sa tires mo gaya sa akin. Natalo ako. Napakagaling na meron ka ng magandang technique habang bata ka pa. Masasabi kong isa kang magaling na racer. Yan din ang sinasabi ng lahat dito. Pero ang totoo, nasanay lang ako dito sa Akina dahil sa trabaho ko. Wala naman talaga akong special na technique na maipagmamalaki. Ito. Takumi. Bakit? Ano po yun? Ano ba yun? May gusto ka bang sabihin sa akin? Oo, hindi naman po importante. Ako din, hindi naman importante. Ganun po ba? Aalis na po ako. Flight stayed on. Strange time, it's a